Magandang araw po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Nandito po ako ngayon sa opisina ko. Well, kaya medyo napapansin nyo ba yung malaki ang screen? Iba pag ganito. Pag-usapan po natin ang kahandaan natin sa kalamidad. Katulad ng mga sakunang pangkalikasan, katulad ng bagyo. Ang una-una muna mga pala, wala po tayong usapang politika ng Lunes. Pasensya na po, hindi ko na-announce. Kasi unang-una holiday, no, naghahanda ang mga tao. Ako naman po ay nagpahinga. Pangalawa, katatapos lang po ng bagyo. At medyo ang mga tao noon ay gusto ko munang pahingahin sa mga usapang ganito. Kasi yung iba ay, ang alam ko, nag-recover pa din, wala pang kuryente, wala pang tubig. Kami din, walang tubig at wala pang ilaw nung panahong yun. Well, may ilaw na pero wala pang tubig. So, gusto ko munang magkaroon ng espasyo tayo para sa mga sarili natin. Pero ngayon, pag-usapan natin yung kahandaan sa kanila. Kasi personal ko tong personal ko tong naranasan. Kasi bumili ako ng lupa para tirikan ng aking bahay, yung aking retirement. Siyempre, concern ko yung baha kasi ayokong binabaha. At may lugar na nabili ako na tingnan ko pa yan sa flood hazard map. Kinonsulta ko pang ibang kakilala ko, tingnan ko yung mapa. At yung lugar na yon kahit sa isang bayan na binabaha, hindi binabaha. Pero itong bagyong paeng sa kasamaang palad ay siya ay nagkatubig, binaha. Kasi katabi po ito ng ilog, pero bagamat katabi ng ilog, mataas na lugar. Pero kaya po binaha, hindi dahil sa binabaha lagi siya. Kaya po binaha dahil yung tulay sa katabi, malapit doon. Malapit naman, hindi naman katabing katabi, malapit lang. Ay biglang nagbara, nabara ng mga puno, kahoy, ng mga basura. At ang estilo pa yung tulay ay yung arkitektura nito ay talagang makipot. Bukod sa makipot na yung daanan, meron pang mga poste na lalo pang nagpakipot. Ibig sabihin niyan, hindi maganda yung pagkakagawa. Pangalawa, hindi na paghandaan kaya nagbara siya para siya naging dam na pumigil sa malayang daloy ng tubig. Kaya yung kabahayan sa tabi na dati hindi binabaha, kuling dekada na ang dekada na yan nung huling binaha, kaya nga gumawa ng mga kung ano mga nagriprap, nagdike na hindi na binaha, kaya nga doon sa mapa hindi siya flood hazard zone, kaya binili ko yung lupa. Ngayon nakita ko na wala naman talaga doon sa lokasyon ang problema eh. Ang problema, in fact, na address na yan in the past, ay ito ngayon hindi naging handa yung local government unit sa bagyong paeng. Samantalang 3 days, alam na natatama, alam na na malaki ang ulan. Ano ba naman yung maglinis? Ano ba naman yung tingnan ang mga waterways kung may bara? Para kung sakali man kahit may lakas ang daloy ng tubig, ay malaya itong pupunta sa kung saan ito dapat pumunta. Naandyan na ako na nasanay na kasi tayo eh. Na parang pagkatapos ng bagyo, saka tayo mag-aabala ng paglilinis, pagbibigay ng ayuda, pag-relocate, pag-evacuate. Eh bakit hindi bago pa dumating ang bagyo, dapat nag-anticipate na ng ganun? Hindi ba? Mas magastos yung hayaan mo muna yung mamasira kesa dun sa i-avoid na natin yung sitwasyon. Preventable naman yung baha na yun. And in fact, yung buong bayan ng Bae, binaha din. Dahil ganun din, barado din ng mga ilog. May mga ilog na pwedeng daanan, mababaw na din, puno na ng basura, nilagyan na ng mga harang. Itong mga ganito, hindi natin mapipigilan ng pag-ulan. Hindi natin mapipigilan ng pagbaha. Pero mapipigilan natin itong pagbahang ito maging kalamidad. Kasi talaga namang magbabaha eh. Pag malakas ang ulan, pero kung may malayang daluyan ng tubig, madaling
mawala ang baha o kaya hindi na ito mag-create ng destruction sa mga kabahayan. Kasi yung siguro masisira lang yung mismo sa ilog na katira. Pero yung mga kabahayan na dapat sana hindi mapasailalim sa tubig ay nagkatubig na kasi nabiging parang mistulang dam na yung tulay. Alam mo, ganyan talaga ang problema natin dito sa bansang ito. Maging si Pangulong Marcos, nagalit na yata eh dahil sa nangyari sa Maguindanao eh. Na yung parang hindi handa ang mga tao. Parang hindi tayo nasanay na taon-taon tayo ay dinadalaw ng bagyo. Masyado na tayong sa diskurso ng resilience eh. Na resilient tayo, bumabangon ulit tayo mula sa crisis, pero hindi ba natin pwedeng iwasan bahagi ng ating resilience yung mag-evolve? Kasi ang resilience kasi na tinitingnan ng mga tao, yung bounce back, yung pag ikay nadapa, ikaw ay tatayo uli. Yun ang resilience. Eh ganoon naman tayo, pero hindi ba pwede ang resilience natin yung nadapa, umangon at matuto para sa susunod hindi na madapa? Di ba? Hindi ba pwedeng ganoon? Talaga bang ganito na lang tayo taon-taon? Okay? Na lagi na lang tayo magdideklara ng walang pasok dahil binaha ang mga tao. Di ba ganun pa ulit-ulit na ito? Bahagi na ba ito ng buhay natin? Are we not going to evolve and become better? Nakakasawa na eh. Siguro nga, sabi ko, selfish ako kasi ngayon lang ako, kasi apektado ako eh. Pero hindi eh. Hindi ko lang ito sinasabi ngayon. Noon pa man sinasabi ko na dapat maging handa tayo sa mga sakunang katulad nito. Simpleng anticipation lang. Hindi naman ito katulad ng lindol na hindi mo alam kung kailan tatama. Ito ay bagyo. Mga 2 days, 3 days pa lang, alam na natin na maaaring tumama sa Laguna, maaaring tumama sa Cavite. Eh bakit hindi na pinaghanda yung mga tao? Ganun lang ba pag-evacuate ka? Ganun lang, i-evacuate lang yung mga tao. I-evacuate lang sa evacuation center. Pero yung bang gumawa ng hakbang para yung baha maiwasan. At simple lang, isang simpleng hakbang lang, linisan ang mga ilog, linisan ang mga, alisin na yung mga pwedeng maiaanod pababa. Siguraduhin na wala nang maiaanod pababa mula sa itaas ng kabundukan. Yung mga putol na troso dyan ay kunin na. Di ba? Yung mga kabahayan na yung tawag nito, yung mga basura ay kunin na. Di ba? Hindi ba pwedeng ganun? Hindi ba pwedeng bago pa lamang ay i-dredge na yung mga ilog para maging malalim na uli para hindi na sila mababaw? Kasi pag mababaw nga naman, aapaw yan. Pero pag malalim yan, hindi yan aapaw. Hindi ba pwedeng ganun? Taon-taon na lang, sa harip na tayo nagbibigay ng ayuda doon sa mga na-evacuate natin, kung hindi ba yan i-ginagamit na para maging proactive tayo? Ano bang NDRRMC? National Disaster Risk Reduction and Management. Puro lang tayo management. Wala tayong risk reduction. Di ba? Puro lang tayo disaster management. Wala tayong disaster risk reduction. Hindi tayo nag-reduce ng risk kapag ganyan. Di ba? Yung mga kabahayan na alam natin na dadaanan ng tubig, ba't hindi na lang natin sila alisin dyan na de-relocate ng mula permanently? Di ba? Hihintayin pa ba natin? Alam naman natin na itong lugar na ito, di ba kanya nang nangyari sa Maguindanao daw, naghanda para sa malalakas na hangin, nalimutan na pwede pala mag-landslide, Diyos ko naman yan ay ma-assess mo ng matagal, sa una pa lang makikita na dapat ng LGU yan. No, yung mga landslide prone areas tayo, babantayan mo na yan. Yung mga landslide prone areas, doon ka mag-reforest, doon ka maglalagay ng kung ano ng mga structures para hindi na mapigilan ang pagdaustos ng lupa. Kasi talaga sa totoo lang, ewan ko, nakakasawa na. Paulit-ulit na lang ito. Buting mong pagkain nito ito pag nasasawa ka, hindi mo nang kakainin. Ito'y paulit-ulit. Wala tayong hindi natin pwedeng maiwasan. Nagsasawa tayo, pero hindi natin maiwasan. Taon-taon na lang nangyayari ito. Kaya, nagkaroon ng baha kasi bumababaw
ang mga ilog at daanan ng tubig. Ang Laguna ni Bay silted na. E siyempre, pag mababaw yan, yung dapat na tubig na pumunta sa kanila, madaling umapaw. Ngayon, maraming mga basura sa mga tabi ng ilog. May mga puno at troso na pwedeng ay anurin. Hindi ba pwedeng kunin yan? Hindi ba pwedeng hakutin yan? Hindi ba pwedeng bago pa magbagyo, magkaroon, magtawag? Hindi man lang nagtatawag eh. Hindi man lang nagtatawag ng yung public na mag sa bagay, kasalanan din naman kasi ng mga tao, nagtapon ng tapon kayo ng basura. Saan ba kayo nagtatapon ng basura? Nagtatapon kayo ng basura sa mga ilog pagkatapos ng baha. Ano, pag nag-ulan ng malakas, babalik pa rin yan sa atin. Kailangan na nating magbago. Hindi na pwedeng lagi na lang ganito. O tapos, ganyan, may mga water, sa related din itong issue na to, katulad ito sa Los Baños, yung lag. Hindi ko maintindihan kung bakit alam naman nila na kapag walang kuryente, siyempre, hindi nagpapump ang kanilang mga water stations. Hindi ba? Yung mga water pumping station nila, walang, hindi gumagana. Hindi ba pwedeng bumili ng generator set para paganahin yung mga pumping station? Kasi kahit para, yun, okay lang walang ilaw, pero yung wala kang tubig, malaking abala yan sa maraming tao. Anong gagamitin pagluto, paglinis, magkakasakit ang mga tao dahil walang pambuho sa CR, ang baho-baho, di ba? Hindi ba naiisip yan? Itong mga ganitong utility companies, ang bibilis mamutol ng serbisyo pag hindi ka nagbayad. Eh lalo na itong alert, you know, pag ikaw ay meron yung deadline, kapag hindi ka nakabayad yan, meron agad automatic na increase. Madelay lang. Pero sila, pag nagde-delay ng ganito, ano, meron binaba, you know, meron ba tayong abiso? Meron ba tayong nakukuhang refund o reimbursement? Siguro, babawas sa atin. Hindi ko alam kung binabawas sa bill. Kasi sasabihin, umunti naman ng consumption ninyo eh, kaya okay lang. Oo nga, pero yung umunti ang consumption, malinaw talaga dahil wala nga tubig, alam, singilin nyo kami doon. Pero yung point na yung abala. Yung abala po. Yung abala, may opportunity cost yan eh. Dapat binabayaran nyo din yan. Diba? Yan, kawalan din yan ng ano, kawalan din yan ng foresight eh. Yung walang kahandaan sa disaster, alam mo naman na mawawala ng kuryente. Sasabihin lang, matitigil po ang water supply dahil walang kuryente. Abay, let's check na yan. Alam nyo naman na importante ang tubig sa mga tao, ba't hindi kayo mag-invest sa generator? Ilang pumping station ba yan? Diba? Hindi ko alam kung ganyan din sa ibang lugar. Diba? Pero hindi ba bilyon? Milyonis ang kinikita ng mga ito taon-taon? Eh, ba't hindi sila mag-invest sa generator? Hindi naman araw-araw gagamitin yan. Gagamitin lang naman pag panahon ng, ano, panahon ng kalamidad na katulad nito. Diba? So, yun yung hindi ko maintindihan sa atin. Alam naman na binabaha yung lugar. Walang ginagawa. Para yung mga tao may likas permanently. Pangalawa, alam naman na talagang magkakaroon ng malakas sa pag-ulan, ba't hindi nililinis ang mga dadaanan ng tubig? Katlo, alam naman na mawawala ng ilaw, ba't hindi nag-invest sa generator para continuous ang tubig, kahit malang ang tubig ay continuous? Abay, ang dami-dami ang tubig sa baha, hindi mo nga lang mainom, hindi mo nga lang magamit. Diba? Parang, iba naman yung connection ng tubig sa kuryente eh. Maintindihan ko yung kuryente, maghihinay-hinay sila pagbabalik sabagkat alam naman natin na mahirap yan, nakakamatay yan kung mag-kuryente ang mga tao dahil binalik mo agad, hindi pa pala may naka-expose pa palang wire, you know, may tumba pang poste na nakadikit sa isang bahay. Alam naman natin, pero yung tubig, ibang linya yan eh. Tubo pinagdadaanan yan. Kung hindi naman nasira yung tubo sa ilalim ng lupa, kung hindi naman talaga nagkaroon ng leak, maintindihan ko yan, kapag yung leak, madali namang i-repair yan eh. Pero yung pagdaloy ng tubig, yung hina ng pressure, tapos yung dadahilan, lekat walang kuryente, abay, alam nyo naman na nagbabrown out, di ba? Alam ka naman ganun na lang, pagbabrown out na matagal, wala rin kuryente, tubig ng tao na matagal. Di ba?
Nakakainit ang ulo, pasensya na po. Buti na lang itong si Queenie. Medyo na hinahumina na eh. Medyo ano na si Queenie eh, nalusaw. At magpasalamat tayo. Dahil kung hindi, abay magkasunod na naman na bagyo ito. Si Paeng talaga hindi expected yung kanyang ulan. At hindi expected yung ruta niya. Abay, imagine, akala natin sa Aurora tatama, sa Nueva Ecija yung pala, dito sa Kabikulan, tapos tumama sa San Pablo, dumaan sa Los Baños, iniwasan lahat ng bundok. Diba? Pero parte na po yan, hindi naman po yan natin, hindi inaasahan, nakita naman yan, predict na yan, 2 days before, 1 day before, alam na. Diba? Puro lang ini-evacuate ang mga tao. Puro lang ayuda binibigay. Hindi nagkakaroon ng foresight. Hindi nagkakaroon ng strategic thinking itong mga taong ito. Diba? Kayo mga LGU, huwag kayong patulog-tulog. Sasabihin niyo sa national government yan, sa DPWH yan, magtuturoan na naman kayo. Ay, hindi naman ganun. Pag kayo eleksyon eh, parang katulad din kayo ng itong mga bulak at mga power companies, mga utility companies, kapag manunmungulekta ng bayad, mabilis pa sa last 4. Kayo namang mga politiko, pag nangungulekta ng aming mga boto at suporta, ang gagaling ninyo. Pero ngayon, kapag ganito na, para ba gano'ng sa magtuturoan na kung hindi trabaho ng LGU yan ng maglinis? At kanino yan? Di ba, hindi ba mga sektor nyo ito, mga butante nyo ito, na pinangakuan nyo pagsilbihan? Naninirmo na ako, pasensya na. Pero talaga nakikita ko kasi yung paulit-ulit na lang, may namamatay, may nasasalanta na sa mga bagay-bagay na pwedeng maiwasan. Hindi natin pwedeng iwasan ng bagyo. Hindi natin pwedeng iwasan ng tubig, ang pagbaha. Pero pwede rin maiwasan na ito yung mga maging sakuna. Yun lang. Hindi pwede natin maiwasan ang destruksyon na dulot nitong mga to. Pwede natin ma-minimize. Kaya nga may disaster risk reduction. Hindi lang yaman disaster management. You want to reduce the risk. At tigilan na natin yung pagsasabi na resilient naman ng mga Pilipino. Okay, resilient tayo, fine. Maganda yan. Supported ka ng argument. Okay, pero huwag yung resilient na. Porket resilient, mababayaan mo na lang. Kasi anyway, makakabangon naman yung mga yan. Ganun na ba? Hindi ba pwede ang resilience ay makabangon at matuto? At maging mabuti sa susunod para sa susunod din na madadapa ang tao? Hindi na masasalan pa. O siya, sige, umiinit ang ulo ko. Natutuo lang. Ay nako, sana naman ang susunod na bagyo, sapagkat itindi itong kauli-hulihan, maging handa na ang mga LGUs, maging handa na ang mga national government agencies. At gumawa na tayo ng mga long-term solutions sa mga flooding kung pwede lang po, sapagkat yun ang mas maina, maaaring magastos. Pero in the long run, mas, alam mo sa Australia, doon ako believe eh. Kasi pinagkaabalahan nilang magtayo ng isang bakod from east to west Australia. Bakit? Bakod ito ha, bakod. Para yung mga wild dogs, yung mga dingoes nila sa north, ma-block nila at hindi pumunta sa south, andun yung mga rancho. Imagine ang technology nila, gumastos sila ng napakahabang wall of fence to fence out a possible threat to their stocks, to their livestock. Sa simula, mahal yun. Pero mas mahal yung taong-taon na lang, mababawasan ang kita mo. Dahil kinakain o ang iyong livestock ay inaatake ng mga wild dogs. Bakit hindi ganyan na maging perspektibo natin? Katulad nito, ito na lang ha, habang nandito pa ako, yun na lang ating mga kuryente. Alam naman natin na taon-taon na lang tayo binabagyo. E bakit hindi pinakabaon sa lupa? Hinihintay nating matumba. Hindi natin matumba para mawala ng kuryente ang mga tao. Alam mo, naiingit ako dun sa mga lugar na kung saan kahit may bagyo, ay may ilaw. Maliban nung kung talagang nasira pati yung bahay. May ilaw kasi sa ilalim ng lupa, dumadaan ang linya. Hindi sa taas. Bukod sa maganda ng aesthetics, di ba? Bukod sa maganda na wala ka nakikita ang mga nagsasala sa labret na mga risk pa yan, di ba? Ay, sigurado na kahit malakas ang hangin, hindi matutumba, hindi maapekto ng yung power. Eh dito, mga lugar na humangin lang, wala ng kuryente. Eh kabit-kabit na yung kuryente, internet, tubig. Diba? Diyos ko, Pilipinas, ang hirap mong mahalin pag ganito. Kahit sino yata ang ilalagay mong presidente.
kung ganito tayo. Sana naman si Pangulong Marcos makita na itong ganitong klase ng sitwasyon at simulan na. Yung mga power na meral ko, mga kooperatiba, ano bang kailangan gawin para maibauna natin yung mga linyang yan? NGCP. Ang NGCP, maintindihan ko kung yung mga main lines ay nakataas. Pero kung yung mismong distribution nasa ilalim, papunta sa mga bahay, diba, pwede naman tayo magsimula na. Matagal nang dapat i-dredge ang Ilog Pasig, i-dredge ang Laguna, Libay. Diba? Bakit kailangan pang ano ba talagang hinihintay? Diba? Ay, nako. Anyway, siya. Nakapag-sermon tuloy ako ngayon. Pero kahit pa paano, sana nakapagsilbi ako sa bayan sa sermon kong ito. Dahil sabi sa ng UP, teach, serve the people. At sana nakapagturo sa kanyang kaisipan at kanyang mga puso at nakapagbabago ko naman pala niyo sa buhay. Kahit kunti, kahit sa usapang politika. Sabi sa akin ng lasan, teach mind, touch hearts, and transform lives. Ito po si Prof. Hindi po ako nakangiti ngayon eh, kasi medyo aburido ako. Kasi kalamidad eh. Ingat po tayo lagi. Laging handa. At huwag na po magtapo ng mga basura sa kung saan saan. Sa ating maliliit na bagay, inaasa natin ng gobyernong gumawa. Fine. Katulad ng kinagawa ko. Pero sa atin din mismo, sa ating mga kabahayan, sa ating mga lifestyles, magsimula din tayo sa atin. The change must begin with us. Sige po. Lagi mong sinasabi, UP naming mahal. Animulasat. Magandang araw po sa ating lahat. See you Friday. Ingat po tayo.